Hi guys, good morning. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So yung pangalawang araw po natin ngayon dito sa project site. So ang gagawin po muna natin is maglilinis po muna tayo rito ng area dito sa ating project. Kasi ang gagawin po natin today is mag-utay-utay na po tayo mag-layout ng ating piping or yung ating mga conduit dadaanan ng ating linya rito sa ating project. So bali guys, nilalabas muna natin dito yung mga hollow block. And then yung mga kahoy dito, ayan. So natanggalin na rin natin kasi yung mga liitlat dito guys, is ibabaon po natin sa lupa yung ating PVC para once na dumating yung Amazon sa Wednesday is hindi na po mapakapakan. So ibig sabihin is dire-diretso na po yung trabaho nila, isa magpo-flooring na po, so wala tayong magiging problema. So kasado na kasi yung ating alinya. So bali ang inuuna lang po namin dito yung para sa ground floor para dire-diretso yung ating trabaho. And then susunod na rin po natin yung para sa lighting naman, so sa ilo naman natin. So ganoon lang yung magiging process natin dito. So ground floor po muna yung priority natin and then yung para sa ilo naman po yung magiging layout. Okay. So today guys, nasamahan nyo kaming tatlo rito. So naghahakot na kami rito. Ayan. Kakasako na muna rito yung lahat ng ating utility box. So 20 butas po yung ating ikakasa ngayong araw. Okay, so install ko na muna to. So ipipix na muna natin sa ating walling para hindi tayo mahirapan pag nilayout po ng ating mga PVC. So ang mangyayari na lang po nito is kasapun na lang po tayo ng kasa ng conduit para hindi na po gumalaw yung ating mga utility box. Okay. So gagawin po natin dito. So ito yung ating utility box, no. Patandaan dito guys, once na install po natin itong ating utility, sa hindi po papasukin ng hollow yung ating mga screwan dito. So para hindi tayo mahirapan in the future once na mag-install na po tayo ng switch tsaka po outlet. So lalagyan po natin siya dito ng masking tape para hindi po tayo mahirapan. So kuha lang kayo masking tape guys, lagyan nyo siya. Yeah, so napaka-importante ito guys, alaking tulong ito kasi once na pinasok po ng hollow yan is mahihirapan po tayo mag-install. Ayan, so kuha lang kayo ng masking tape. So kailangan lagyan po natin lahat yan. Ayan. Okay, tapos na po natin na lagyan ng masking tape yung ating mga utility box dito. Ngayon ang gagawin po natin dito is magsasalandra muna tayo. O magsasaligsig tayo ng buhangin para po doon sa pagiging pantapal po natin ng ating mga utility. So kailangan po pino po yung ating gagamitin dyan para maganda po yung fittings ng ating mga utility. So magsalandra muna kami ni pare dito. Meron na rin tayo guys itong isang sakong semento. Ayan, ito yung gagamitin po natin. So bali ang gagawin ng ating ngayong araw is layout muna tayo ng mga utility para makatigas po tayo. So papatira natin ni pare. Ano yung pare, dyan tayo gasaligsig? Sige, dyan na. Haluan. Diyan natin yung salisig para ano? So tayo ngayon guys is magiging masunong muna tayo. So magiging masunong rin muna tayo ngayon. Masunong rin. At magmamadali kami gawa ng test time dito. Makapalamad kami si Parang Brian tsaka si Electrical Pinoy sa lamesa naman. Nag-aaral lamesa. Pala. Ha? Eh, pala. Tulog pa rin pala. Nag-isa nga nung tayo. Sakto lang sa sarapag yan. Sakto yan. Ibang buhay dito. Buhay ilog yata yan eh. Dito buhay ilog. Pare ito. Parang buhay ilog eh. Ano pala, pala, pala. Malaki nga yung buhay dito. Ulang yan. Uy, buk. Ulang. Buk. Ulang.
Wala pang masalo dyan. Ah, siya, no? Hindi, mayroon pa doon natang ano. Malay wood. So nagsaliksik muna tayo guys ng isang sakong buhangin. So saktuhan lang yan dito. So kaya lang medyo malalaki yung mga butil nung buhangin dito. So malaki kasi yung butas ng salantrahan natin. So, pero pwede na to, ayos na to. So ano lang ho natin yan. So kaya tubig pare, may timbabo yan? Wala. 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 Okay, lahat lang muna. So pwede timbawa na. Kaya mo pa dito. Wala mga kaya pala parang timba. Di So siya nga pala guys, bago natin install itong ating mga utility. So yung ating mga pinagtiktikan dito, tulad nitong ating switch dito, ayan. So kailangan po muna natin siyang abasain yung mga yan, tsaka ito. So babasahin po muna natin siya para yung alikabok isa ma-wash out. And then yung ating hollow rito isa dikit na dikit po, and then fix na fix yung ating utility. So para hindi tayo mahirapan. Ayan, so ang kakailangan ko lang dito guys, isa level bar. So, ah, walang tabo. So babasahin ko na muna are itong ating mga ano dito. Pinatiktikan muna natin. Ayan po yung ano. Babasahin nyo lang siya. Then mamaya siya isa pasisipsipin muna natin yung tubig para kumapit yung ating halo. So dito naman tayo sa mga SP lang ito. So sa water heater lang ito guys. Ayan. Then sa switch natin dito. So papawash off ko lang muna yung mga likabok. So dito naman guys. So lahat ng kwarto natin babasahin ko muna natin para tayo nahirapan. So nagpapahalo na rin tayo rito ng pantapal natin. Okay, so pinapahalo na natin sa kanya. So tinatapangan ko na yung ating ano rito, pantapal, para mabilis siyang tumigas. So sulit talaga. Ayan. So ang kailangan lang naman natin dyan guys, pag-layout ng ating mga utility box.
So kailangan lang natin ng alibil bar, guys, ito. So para pantay yung ating mga utility, so sa paglayout ng ating mga box dito. So para hindi tayo magsilip-silip na. Ngayon. Pinapaano ko lang kay pare. So bali yung kakasan natin ngayon isa 20 butas. So 20 yan, marami. So kailangan kasi natin may kasa para hindi tayo mahirapan na magano. Sakto na yata yung pare, yung ano na yun. Iyan lang natin. So yan, pinapatira ko na kay pare. Naano ko lang. Yan, pinapahalo ko na lang para tayo mabilis. So ang unahin natin dito, dito sa part, dito sa lababo. So ito muna yung agisa natin. So medyo, yung ating halo guys, huwag yung kalambutan. So katamtaman lang po. So maligat lang dapat yung ating rito, panghalo. And then medyo tapang-tapangan natin para mabilis yung tumigas. Yan, so okay na yung pare. Ako na ako ang bahala dyan. So dito lang guys yung paglalagay nating halo rito. So kailangan kasi yung ating tik-tik dito isa medyo malaki po. So katan mo pare. So medyo kumapasin nyo dito isa medyo may awang dito ng konti. Kasi once na pinapalam po natin siya ng halo, yung ating halo is kakalat once na inilagay po natin yung utility. So ipipress po natin yan. So yun pare, mali muna. So bali guys, hagisan ko na muna siya. So yan. Tapang pare ah. Ang dami semento niyan. Napilapot data. Ito tama lang. Tama lang yan. Yan. Tapal natin. Yan. Dito lang pa. Yan. Tanalan, pabuk. Tanalan, pabuk ya. Sipat. So, so papagamit tayo guys ng alipil bar. Ayan, so papagamit ang kasama. So kung dapat yung ating bubbles isa pantay. So pantay na siya guys, ayos na. So okay na yan. Mamaya pare, ano yun mo to ha? Mamaya yun guys, tatanggal yung pagtigas-tigas ng konti para maka ano pa yung ating ano rito. Halo. Yan. So diretso tatapalan ko na lang are muna. So ingatan nyo guys na pasukin na halo yung ating loob. Buti na lang ma-stick ang barbecue. Ang barbecue na ito mamaya. Ingat nyo ito ang barya. Ingatan mo kung gumalaw. So dito naman tayo sa switch. Guys. So okay na yan. Yung big body. Yan. Bilis ano, tumigas yung ano rito. Ganyan yan. Ipat. Magmula mo natanggal yung pare. Yan mo muna. Yan lang. Ipag-ipag-ipag-ipag. Anong parang advance? So dito naman tayo. Yeah.
Ayun, pag ganyan guys, ay ayusin natin. Pagka parang halo yung ang wilid. So, ang wilid kasi guys ng ating utility sa medyo inultaw natin ng konti. So, ano lang, konti lang yung labas, mga ganito lang ho. Kasi meron pa po yung apalitada kasi pag pinaltadaan ho yan, isa yung ating outlet dito, isa hindi masyado siyang alubog. So, ang mangyayari niyan, isasaktuhan lang ho yung ating mga convenience outlet. So, para kasi tingnan kapag masyadong lubog yung ating outlet, minsan kasi yung screw natin, isa hindi na umaabot. So, tinatansya ko rin kasi, yung ginagawa ko, isa hinuhulugan ko yung, so, hinuhulugan ko guys yung asinta kung pantay nga ba, or lubog, or tau. So, doon ako minsan nagbabase. Ayan. Kailangan natin siyang pagyan muna ng ano. Pero kakapalas na pala. Order chain na ayos ko na. Kasi baka di pa siya mapalitadahan kahit at lagyan na siya ng outlet isa, okay lang. So, fitted na siya sa recycling cement ko. So, okay na yun guys. Lipat naman tayo sa iba. So, gato lang po yung mga gagawin natin. So, lahat po ng mga outlet dito, isa ganyan lang din ho. So, lahat ililipin lang natin. Puro natin yung pagka-layout. So, dito naman guys, ating panel. So, bukod itong, so, sa pahuli natin ito gagawin. So, once na inabang natin yung mga PVC dito. Okay, so, yun lang muna guys. Kali, dire-dress yun lang muna yung ating mga abang dito. Yan. So, ganito guys yung ginagawa namin dito sa side. Ayan, so pinapapix ko na kay pare. Ayan. Sipat. Para nila. Ano yung ibabaw? So, diretso inaayos natin guys dito yung ating mga ano, kasi baka hindi pa ito mapaltadaan eh.
Ayan. Pare, ito yung back to back pare ha. Naman tayo guys, bali back to back pare. Ito tanggal ko muna pare. So yun guys, bali katatapos lang po natin mag-install or mag-fix ng ating mga utility box para dito sa ating walling. So kinasahan natin guys, lahat-lahat dito sa mismong loob ng bahay, sa kwarto, and then sa CR. So pinix na natin dito yung outlet, tsaka yung ating switch para po sa ating utility box. Ayan, so kompleto na po yan guys. Itong ating panel po natin is saka po natin ililayout kapag na-install, kapag naigapang na po natin dito yung ating mga PVC lahat. Okay. So yun guys, dito, so kompleto na. So SPO, rep, and then water heater sa lababo, switch sa labas, trigang install dyan, and then switch outlet dito sa sala, tatlo po yan, isa, dalawa, tatlo. So bali guys, back to back po yan. Meron tayong isang outlet dito. Ayan, so pinak to back po natin. And then sa kwarto naman po natin guys, are, so tatlong saksakan dito meron. Isa, dalawa, tatlo, tsaka isang switch, and then isang saksakan para po sa supply ng kanilang aircon unit. Ayan. So sa CR, isang switch lang dito, isang utility lang inabang natin. And then sa kabilang kwarto, sa room 2, so the same lang din guys, tatlo lang din. Isa, dalawa, tatlo, and then sa kanilang aircon unit, and then sa switch. So ang ginawa ko guys, nilayout ko muna yung ating mga utility box, and then saka po na siya titiktikan. So diretso kasi sa pataas. And then suksok na ho tayo. So kailangan kasi makatigas muna yung ating mga utility rito para once na nilagyan po natin siya ng PVC is hindi po gagalaw yung ating utility. So hindi tayo mahirapan maghagis ng ating halo. So ganyan lang guys yung idea. So inuuna ko kasi, ang discarte ko isa, inuuna ko po yung mga utility box install bago po yung ating mga conduit. Kasi kapag pagsabay natin, so na ang hirap kasi minsan nagagalaw yung ating conduit, so tumatabingi. Tandi lang dito guys, yung ating mga utility isa ile-level pa rin po natin. So gagamit pa rin tayo ng level bar para maayos or maganda yung mga installation, hindi tabingi yung ating mga switch tsaka yung ating mga convenience outlet. So kahit meron siyang adjacent, so mas better pa rin na naka-level pa rin palagi. So ulitin ko guys, ang taas po ng ating mga switch isa 120 cm. So center box po tayo kukuha. And then yung ating outlet is ang taas po niyan is tinaas ko po siya ng 40 cm kasi meron pa po siyang tapping or ano rito, flooring, so baka abutin lang yan is ng 35 cm. So sapat lang po yung ganyang kataas para sa ating mga saksakan tsaka sa ating mga switches dito. Okay, so yun lang guys, bali shoutout sa kasama ko si Paring Brian. So parang pagod na kapag ka pare ah. Oh, so fiesta ngayon dito guys, bali half day lang tayo. Ayan, so tayo yung papalaban. So sa electrical pinay yung papalaban na naman ng inuman din eh. Ayala eh. Ayan. Okay, so bali tinapos lang natin install dito yung ating mga utility. So inilayout lang natin. Bali half day lang po tayo, ikalawang araw po natin. So by tomorrow, ang gagawin naman po natin is abang na po ng mga PVC or conduit dito po sa ating flooring. Kasi by Wednesday parating na po yung ating mga masong dito. So magpo-flooring na po sila. So magiging discarte natin dito yung ating mga PVC. Nadadaan ang ating linya, isa ibabaon na po natin sa lupa kasi para pagdating pag binakalang isang hindi tayo magka-problema, so hindi na po siya mayuyupi. So isi-safety na natin yung mga linya rito para dire-diretso po yung ating trabaho. Okay, so guys, natin na lang muna sa mga di pa pala subscribe sa aking supportahan channel ko, click notification bell para palagi ka updated sa aking mga video. Dito lang muna and see you in my next vlog.